nangyaring maayos at hindi ma- o kaya naman hindi naman maayos. Do you care at all? I care. Okay. I care kasi ayaw ko mag-abuso yung aking kapulisan. Mm. Kasi pag sinabing I don't care, mamaya sabihin ng mga pulis ko na kung ano ito, open season. Patay tayo ng patay kahit na hindi dapat patayin. So hindi yan papwede sa akin. Dahil mali yun. Mali. That's very wrong. So kailangan ang... So how do you welcome yung investigation po na sinusulong ngayon para kumbaga para sabi nga sa Senado ay malaman kung ito bang lahat ng ginagawa ninyo ay legitimate or not? Will you be willing to attend sa Senate, sir? Yes, I'm willing to attend. Pag pinatawag kayo doon? Pinatawag ako. And huwag lang naman sana fishing expedition. O, kasi pag fishing expedition, paharap kami doon para hanapan kami ng butas. Ng butas, na hanapan kami ng ebidensya against us. Sana, huwag naman ganun. But do you really feel that you are being legally harassed, sabi ninyo? Is that true? Hindi, kung yung mga move na ganun, okay, pwede magiging harassment yan on our part. Uh-huh. Legal eh, kasi legal na pamaraan yan eh. Yes. But hindi naman kami, hindi naman kami. Are you not distracted at all? Hindi kami nagpapadistract. Sabi ko nga eh, sulong mga kapatid, abante tayo kahit na focus talaga. Investigahan tayo, focus tayo kasi we have a timeline na 3 to 6 months. Otherwise, pag nag-fail tayo, the president will fail. Sa taong bayan, napakataas yung expectation ng taong bayan. So, hindi natin pwedeng i-fail yung taong bayan. Hindi ba kayo na-overwhelm ngayon na parang sikat na sikat kayo ngayon dahil nyo pa artista eh. Parang wala bang mga, marami na nagpapaselfie sa inyo. Marami, parang dahil nyo pa si Cesar Montano ngayon eh. Ang indicator dyan is yung misis ko hindi na umuwi. Nandiyan na sa krami. Nakabantay. Sabi ko, umuwi ka na ng Davao kasi kailangan ka na ng mga anak doon. Nagbabantay nandiyan sa'yo. Nandiyan na sa krami, nagbabantay. Hindi na umuwi yung misis ko. Lapitin din ba kayo talaga na... Para ka naman hindi. May bibigyan ko sis. Ito muna ako, quick spear ha. Mga bosses po ng mga ating mga kababayan na nais ng pagbabago sa pamagitan po ng trending application na quick spear. O, pakinggan po natin. Good morning, Kuya Daniel. Good morning kay PNP Chief Bato. Ano po ang inyong magiging programa upang ma-improve ang kalagayan ng ating mga kapulisan? Chief Ronald, I know that you're trying to clean up the PNP, but regarding the men in uniform who are functioning well, we have a recognition program, and moreover, we have any additional benefits for retirees in PNP. Oh, retirees para sa mga PNP. Yun ang tanong nila. Ano po ang inyong programa para ma-improve daw yung lagay ng mga police? And then ito naman sa mga retirees, sabi naman po nila. Na gumagawa ng kanilang tungkulin. May mga programs ba para sa kanila? Una sa retirees, hindi ko pa masagot yan. Magtanong muna ako kung anong nakaprogram sa aming Directorate for Personnel and Human Resource Development. Pero dito sa mga active, hinihintay po namin yung promise ni Presidente na times 2 yung sweldo namin. Uh-huh. So sabi sa akin ni Secretary, kailan daw mangyari? Baka before December or... basta within the year. Madudoble talaga, sir. Literally, ha? Yes. Hindi figuratively, ha? Madudoble. Sabi nga ni si Senator, hanapan nila ng... Pagkagalingan ng budget. At okay. sabi naman, meron daw talaga. May makukunan. So, in-expect namin na... hopefully, baka December, meron na. Pero ang lagi ho ngayon na nakikita nila, parang... yung mga napapatay, puro nando sa squatters area. Yung mga na-operate, nando doon sa mga lugar ng mga may hirap. Yung mga tinatamaan ngayon, yung mga parang small time daw. Pero yung mga nandito daw sa may fort, mukhang parang napapabayaan. Isang gabi, kumain ho ako dyan sa may malapit sa may Valkyrie, may mga bulong-bulongan doon mga ano sabi, kuya, dito sa may malapit sa area, mga kukay nang tinitira dito. Ano, wala ba kayong ginagawa ho dyan na makabiktima man lang kayo? Ay, makabiktima, makahuli man lang kayo ng medyo talagang pwede sabi, ay, yan, malaking isda talaga yan. Ay, sa parkahan lang tayo na sa tinatamaan ngayon, medyo yung mga mahirap, di ba? Yes. Mahirap talaga. Hindi po ako nagkuhan, udag di deny. Okay. Admit ko yan. Pero,
may araw rin yan, yung mga sasabi mong mga lugar yan. Yung sa Fort Manda. Yung mga nag-enjoy ngayon dyan, ng mga anak na mayaman. Mga anak pa ng politiko, party drugs. Yung ecstasy. Kasi dyan hindi ko masyado kasi pulis probinsya lang ako. Ang pulis probinsya is papasok sa establishment na yan na nakatutok ng baril. Dapa, pag hindi ka dadapa, ratratin namin kayo mga gago dyan na nagda-drugs. Hindi, kaya nyo bang gawin yun dun sa may ano? Sa may area na yan ng fort? Hintayin mo lang. Hintayin mo. So, paano ko sabihin, anak ako ni ganito? Wala ko pakialam. Yung anak, kahit anak ka ni Barack Obama, ni Bill Clinton, ni George Bush, wala kong pakialam. But ito ba, nasa radar na ninyo talaga? Meron na sa radar. Kasi, kumbaga, parang siguro naman, hindi kayo huling makakaalam dahil nalalaman namin, may nagbubuga sa amin, hindi naman kayo siguro huling makakaalam. Diba? Alam namin yan. Sir, meron lang ako papakita sa'yo, atin-atin lang. Alam mo ba ito, sir? May kilala ka ba dyan, sir? Oo. Huh? Pulis yan eh. Pulis yan. May kilala ka dyan, sir? Oo. Ito yung magaling kumanta. Kasama yung pulis. Magkakabargada ba yan, sir? Palagay nyo. Bibisita ba yan doon sa bilibid kung di laki kilala yan? Di kilala nila yan. Kaibigan nila yan. So, ito ba? Binabantayan na rin? Binabantayan na rin yan. Kilala na sir, kumakanta daw. Kilala ko lang. Kilala mo sir. Pero bakit ho yung mga kasama dun sa mga nasa ilalim ng generals sa Mindanao ipinapadala? Considering ang sabi po ito daw meron pang kasing mayor daw at vice mayor nasa Mindanao din eh. Tapos may marami daw talagang mataas daw ang antas ng illegal drugs sa Mindanao. Bakit parang pinasaya nyo sila? Dun nyo itinapon? Do you think masaya sila? Kung doon ko tinapon. Ang initial ko naman yan, action, dahil hindi man kaya lang talaga na due process ba yan eh. Hindi mo pwedeng i-dismiss ka agad yan na yes. Pag-dismiss mo yan, pagpunta sa Napulcom, makapag-appeal sa regional appellate board, babalik na naman sa servisyo yan. Parang tayong gago nito na pabalik-balik yung problema. Kaya ko yan din pinadala doon sa Mindanao dahil immediate solution to disrupt their operations dito sa Metro Manila, itapon mo doon. May operation din doon? May operation doon, pero hindi pa lakapa. Yung operations doon na involved sa RMA, mga police doon na involved, yun na naman ang tanggalin natin doon, itatapon natin dito sa Abra, itatapon natin dito sa North. Para ma-disrupt operations lang doon. Yan ang pinaka... Para lang ano, kumbaga para mabago lang yung ano nyo. Putol ka agad. Putol muna. Hanggat nandyan yan sa community, nakikita ng mga tao, sabihin nila, hindi seryoso yung PNP sa kanilang kampanya against drugs. Dahil sige sila patay ng mga puser doon sa kalsada. Ito naman mga opisyal na ito, andito pa rin namamayagpag. Yes. Hindi naman niniwala. Kilala na involved yung mga tao nila. Kaso nga po, nasa PNP pa rin, pinadala nyo lang doon, di ba? May due process mo tayo. Kung gusto mo, pambarilin ko kagad yung lahat ng tao. Papatay ko dito yan eh. Kaso may due process tayo. Easy, sir. Pwede lang, ha? Patayin ko diretso yung mga gago na yan. May due process tayo. Hindi pwedeng ganun, ano? Pwede. Paano ngayon yun? Doon nyo nalang ipapapatay? Bahala na sila doon. Mamatay sila doon. Tingnan natin kung first state, tapon doon. Mamaya, hindi na magustuhan. Mag-aul sila. Hindi sila magpakita doon. Tanggal na sa servisyo. Pag nag-aul sila. Okay. Pag hindi sila mag-aul, sana mamatay sila doon. Hindi, pero wala bang ibang paraan, sir, pagka gano'n? Kasi halimbawa, kung meron naman tayo talagang grounds, hindi ba pwede yung mga parang preventive suspension while you're awaiting for the process to be done? Kasi parang habang nakapuesto ka pa rin, meron ka pa rin power. May baril ka pa rin hawak-hawak. Ito yun din yan, preventive suspension or what you name it. Preventive suspension, hindi mo rin siya nakakulong eh. Nandiyan na rin sila. So magkapag-operate pa rin sila sa kanilang ginagawa. You can just imagine yung problema natin sa drugs. Yes. Yung akala ko ganito lang kaliit yan. Pero ngayon, yung bagong regional director ng PRO3, na unearth niya, sa region 3 alone, ha, may nakita siya na,
more than 100 policemen na involved sa droga. Nagbibinta yung mga puzzle-puzzle na talaga. Yeah. Itong 100 ngayon, i-recommend niya na itatapon na naman doon sa